dalawang taon na lang pinahihirapan ang mga Pilipina. Dalawang taon na siyang nag-aari-arian dito sa ating lupa. Ang dumuli sa palasyo na walang iginagayan ng alapatag ng tao sa loob ng dalawang taon. 20,000 mahigit na ang kanilang pinapatay dahil sa kanyang war on drugs daw. 20,000 mahigit na rin ang mga nanay ang naghihirap, naghihinagpis, nalulungkot dahil sa tumor ng si Duterte. At ngayon, ang mga malalit ang nakatambay sa kanilang mga harapan lang ng bahay, hinihili. At ang pinakamalala, mayroon na silang pinatay. Pero dalawang taon po magmula nang nanungkulan si Pangulong Duterte bilang Pangulo, nagpapatuloy ang kontraktualisasyon sa kabila ng mga department order ng DOLE at executive order ni Pangulong Duterte na mismo mga manggagawa ang nagtakwil dahil wala pong ngipin at hindi totoo nagwawakas sa kontraktualisasyon. Counterinsurgency program ng pamahalaang Duterte na sa pagtalikod ni Duterte sa usapang pangkapayapaan sa CPP at sa NDF, mas lalo pong nagkakaroon ng kalayaan ang mga state security forces para mag-commit ng samut-saring human rights violations, hindi lang po sa Mindanao, pero napakatindi doon dahil nakataas ang martial law. Pero kahit po sa iba pang bahagi ng Pilipinas at kahit nga sa mga lungsod kagaya ng Metro Manila. Po natuloy ang plano nila na amyendahan ang human security law, yung pong anti-terrorism law na inilusot nung nakaraang administrasyon ni Gloria Arroyo. Sa panukala pong amyenda ni Duterte, ng administrasyong Duterte dyan, mas matindi pa ang ating mararanasan. Baka nga po yung ganitong ginagawa nating nagtitipon at nagpoprotesta, altibano sasabihin, gawa ng terorista, mas arrest ang gagawin sa atin. Yung ginagawa po ng mga kaibigan natin sa media na nagko-cover ng ating pong pagkilos o kaya nagko-cover ng buhay ng mga mamamayan, naglalabas ng mga istorya kaugnay nito, pwedeng sabihin, aksesorya kayo sa kasalanan o sa krimen ng terorismo habang buhay na pagkakulong. Ganyan po katindi ang ginagawa ni Duterte sa ating pong lipunan. Hindi na nga po tumutupad sa pangako at alam na alam nating hungkag ang pinangako na pag-unlad sa mga mamamayan dahil napakatinding kahirapan ang nararanasan po ng dumaraming bilang ng mga kababayan natin ngayon. Napakatindi pa pong pagkitil sa buhay, sa karapatan ng mamamayang Pilipino ang ginagawa po nitong si Duterte na sa bibig naman niya mismo sinabi niya, idol niya yung diktador na si Marcos. Wala pong ibang kikilos. Kung hindi tayo kikilos ngayon na, mas lalo pong matinding pag-alipusta, paglabag sa ating karapatan at pagpapahirap at pambubusabos ang ating pong mararanasan. Magandang hapon po at patuloy ang paglaban ng mamamayan. Kahit na po ang hinaharap natin ay talagang ibang klase naman ang pagpapahirap at kasangganuhan si Pangulong Duterte. Mabuhay po, muli ang paglaban at pagkakaisa ng mamamayang Pilipino.